So, ayun na nga guys. Alam nyo na, pag mga ganyan ang intro natin, tayo ay cook for today's video. Ile-level up nga natin ang dilata mo na pang world class na resto. Ganern. Sabi ko nga sa mga nakaraan kong video na hindi kailangan pa-fiesta lagi ang luto mo. Diskarte lang ang pagganahin mo. Ganern. Simulan na nga natin ang tutorial na ito. Hiwa-hiwain nga lang ang sibuyas gaya ng usual mong ginagawa. Paalala guys, hindi tayo expert ano? Pero ginagawa ko ang lahat sa abot ng makakaya ko. Ganern. At huwag na nga natin masyadong patagalin. Isunod na natin ang ating garlic. Pitpitin nga lang ito para madali itong balatan. Ganern. Hiwain na ito at hindi naman kailangan perfect ang paghiwa mo dahil kayo-kayo rin ang kakain nito. Ganern. Buksan na nga natin ang bida ng ating video. Hihiwa-hiwain nga lang natin ito ng malalaking size. Ganern. At gumamit nga pala tayo guys ng can opener sa pagbubukas ng mga lata. Use the right tool for the right job, sabi nga ng aking ama. At nang maiwasan nga ang mga disgrasya. So cubes-cubes nga lang guys. Huwag din kakalimutang hugasan ang ating sprouted monggo. Or toge nga. Ano ba? Tugi, toge, whatever. Charis, toge. So, hugasan natin yung ating toge. At hugasan natin to guys, ng maigi. Para siguradong maalis ang dumi. And yan, nakaready na ang ating mga ingredients. Ready to cook. Sa point nga na ito guys, ay gumamit ako ng used oil. At pre-prituhin lang natin ng bahagya ang ating luncheon meat. Ito nga ay ginagawa natin para lumabas ang lasa nito at hindi ito madurog-durog mamaya, ganern. At pagka nagbago na ang kulay ng luncheon meat natin, hanguin na nga natin ito. Gaya ng paghango niya sa'yo sa kahirapan, ganern. Magigisa na nga tayo sa point na ito guys. Siyempre inuna natin yung bawang. At isinunod natin ang sibuyas. Nasa sa inyo na kung ano yung gusto nyong unahin. At ilalagay na nga natin ang ating soy sauce, oyster sauce, at titimplahan na rin natin ito ng salt and pepper to taste. Ika nga. Igigisa nga lang natin ang bahagya ang mga ito para lumabas talaga ang totoong lasa nito. Importante din na hindi tayo tama rin sa paghalo-halo. Ang satisfying kaya, no? Susunod nga ay ilalagay na natin ang ating mga toge or sprouted monggo. No need to add water guys kasi magtutubig din ito maya-maya. Remember, halu-haluin para ma-incorporate ng maayos ang lasa ng mga ginisa natin sa toge, then takpan at matutong maghintay. Mga after ilang minutes nga ay ayan, kumukulo na at medyo naluluto na ang toge natin guys. At yan na nga rin yung sign para magbanding all together sila ng ating luncheon meat. At sa point na nga na ito guys ay kailangan banayad ang paghalo natin. Kasing banayad ng pagmamahal mo sa kanya, ganern. Pakukuluin nga lang natin ito ng mga ilang minuto and harap na, mag-plating na tayo. At sa point na nga na ito guys, ay gusto kong pasalamatan ng ating mga star senders. Na sina Rafael Dubduban, syempre ang asawa kong number one supporter ko. At ang aking sisi na si Jovi Gonzalez. Gusto ko rin nga palang pasalamatan lahat ng nagsishare ng videos ko. Mabuhay kayo, ganern. So ano na, i-flex ko! At wala, yan na nga ang ating pina-level up na delata. Alam nyo guys, subukan yung lutuin to, promise. Hindi talaga kayo magsisisi. Hindi ko rin inakala na grabe ang lasa nito talaga. Pang restaurant ang level nito guys. It melts in your mouth, not in your hand. Ika nga. So heto na lang for today's video. Thank you for watching. Bye!